mga kabusiness, nandito na ulit tayo sa best friends sa Tagaranong. So magsusupply ulit tayo. So ito po yung mga ibon, supply po ulit natin. So ikaw, samahan nyo ako. Magandang araw po muli mga kabusiness. Ito po muli si Asset Pwede ng Pinoy na Osipa. So bago ako mag-start, nakita nyo po, nag-deliver na tayo po ng 15 pieces sa best friend. 15 pieces po sa best friend. So lahat naman o nakuha. Wala naman po tayo naging problema. So kaya ho, wala na ho tayo halos ibon. Wala na ho, ako ipapakita ko sa inyo doon. Dahil nga ho, naibigay mo natin sa best friend bago yung iba na i-distribute na natin sa Bang & Door Produce. So, kaya ho, wala na ho tayong ibon na ipapakita ko sa inyo kundi yung mga bagong inakay. So, ngayon ho, bakit ako nandito sa area na to kundi para i-upgrade ho kayo kung ano na ho naging resulta doon sa mga painakay ho natin dito sa Showbaji. So, yun lang ho, i-upgrade ko lang ho kayo, papakita ko sa inyo kung ano ho ang laki o size ng napalabas nating Showbaji. Para ho malaman nyo na nakabuo tayo ng Showbaji ngayon. So bago ko po ipakita sa inyo yung Showbaji, nagpapasalamat po muli ako na sa mga nagsasubscribe. At tayo po ay palago talaga ng palago. So sa OFW, maraming salamat sa OFW. Sana talagang ako ay nakakatulong sa inyo. At kahit paano sa konting minuto na tayo ay nagsasama-sama, at least nawawala yung homesick natin. Manood lang ho tayo ng masasaya. Huwag natin panoorin yung mga bagay na makakabagabag o makakapagpaalala sa atin. Lalo na ho si mabanggit ko lang ho, ito ay YouTuber din si Clean Caleb ng Finland. So kasi ho, napanood ko ho yung YouTube niya. Nung isang araw umiiyak ho siya. So, ako, para lang sa akin, kasi ho dito sa bansang Australia, ang nagiging sakit ho dito, karamitan po, lalo po ng mga dumadayo o katulad ko na immigrant at mga puti ho, yung depression. Marami ho nagkakaroon ng depression dito, kaya ho, wag ho natin husgahan si Aileen Caleb ng Finland. Kasi po, nakita ko po siyang umiyak. Ang naramdaman ko po sa kanya, sinasabi niya po kapag po siya ay pumupunta sa kusina, minsan naiisip niya magpakamatay, ganun din po sa pagsakay niya sa sakyan, parang gusto niyang tumalon. Aileen, wag. Lumabas ka lang. Tapos, huwag ka munang manood ng mga balita na hindi makakaganda sa emosyon mo. Isipin mo lang lahat ng mga gandang bagay. Kung talagang meron parang bumubulong sa tenga mo, para sa akin lang, kasi dito sa Australia, yan magpatingin ka. Magpatingin ka sa espesyalista kasi para mabigyan ka na pampakalma. Huwag mo siyang baliwalain. Kaya minsan sinasabi ko sa channel ko, yung iba ho nag-YouTube, kaya ho nag-YouTube yan. Para mailabas nila yung nasa loob nila na hindi nila masabi sa kaibigan nila, sa asawa nila, sa kapatid nila. Minsan may ganun tao yung nasa loob lang kung ano yung ano niya, hindi niya inilalabas. So tulungan ho natin yung mga ganun, huwag natin silang husgahan. Baka ho pagka may nangyari daw sa tao niya bago kayo magsisisi, kawawa naman po. Sana po, pag may nakikita po tayo, meron po tayong mga YouTuber, nagbablogo na may ganun nung nagbablogo sila, pinapakita nila naman ako, supportahan na lang po natin, huwag mo natin sila usgahan, kawawa naman po. Talaga pong mahirap sa ibang bansa, akala nyo lang po na tama po yung sinasabi niya, akala nyo po na kapag ikaw nasa ibang bansa, marami kang pera, mayaman ka, hindi po, mahirap po ang buhay dito dahil kami lang po na andito. Wala po yung mga kamag-anak, wala po yung mga tapat na kaibigan na naandyan po sa Pilipinas. Napakahirap po, kaya po sana si Aileen Caleb, sana kung panood mo itong channel ko, magdasal ka at kung merong tao makakatulong sa'yo o doktor man, magpatingin ka.
Madali, maano lang gawin niya. Kailangan mo lang diyan kausap at masaya. Huwag ka palaging pupunta sa dark side. Sana kahit ako, ang channel ko o tong pagsasalita ko, sana makapagbigay inspirasyon sa'yo. So, yan po, ipapakita ko po sa inyo yung show budget na naipalabas po natin. So, nakakita nyo mga ka-business, oh. Kung gano'ng kalaki ang ulo niyan. Oh, ang pinakita ko sa inyo, wala pang balibo yan. Ano yun siya, oh. Ang pinagtataka ko, naging yellow face. Eh, ang parehong magulang, white face, oh. Hindi ko alam. Talaga yung exciting yung ng parakit o ng budget. Dahil hindi nyo malaman kung ano ilalabas sa inyo dahil halo-halo na yung jeans. Ayun, nakita nyo. So, ayan nyo yung sa apat. Ayun, o. Ito, medyo kompleto na ang balihibo. Ayun, o. Yellow face din, o. Maganda, o. Maganda magsubo. So, yung isa, dito, yung dalawa lang ho ang ano nito eh. Dalawa lang ho ang binigay na inakay. Pero bagabat man ho dalawa inakay, nakita nyo kung gaano kalaki. Ganda no? Laki ho niyan. Ito po yung isa ho. Tingnan nyo yung laki niya doon sa mga pangkaraniwang parakit. Sa pinakita ko sa inyo na ano yung magaganda ko yung markings, ang inakay niya lang ko isa. Itingnan ko natin kung mukha masyado matapang ko yung babae. So, isa lang ang pinisa, pero tingnan nyo naman ang kulay, oh. Paidino siya. Ayun o siya. Isa, pero ang laki, oh. So, yun o yung maipapakita ko muna. Bali, ang naging show budget na paanako natin sa tatlong bakso, bali, upito. Yun o yung ano, sinasabi ko sa inyo na sa show budget ho, hindi ako masyadong gano'ng ka-effective. Pero nakakapagtutusa ako tayo. Pero maganda na ho yung solusyon dahil doon ho 6-4 eh. 4 ho yung naging paanak natin. So dito dalawa kasi mga first timer ho to. Tsaka ho isang to. So okay lang ho, tingnan natin sa susunod na papisa nila. Kung ilan na ibibigay nila. So lahat ho yan, may itlog na ho. Lahat ho may itlog. So yun ho. Sana magpatuloy ang ating ito kasi hobby ko talaga kasi ako'y nagagandahan sa way na tumayo sila. Kaya ako'y tuwan-tuwa sa kanila. Kasi parang smarty sila pag tumayo. Talagang elegante ho yung dating. Talagang naka-island ho silang ganun. Halos naka-decline ho pag tumayo sila. So yun lang ho, maraming salamat ulit at in-upgrade ko lang po kayo at napakwento po ako ng konti doon po sa medyo konting karanasan na dinanas natin at na yung kababayan natin na sa Pindad na si Aileen Caleb. So sana Aileen, lakasan mo loob mo. Kaya mo yan. Talagang ganyan pag nasa abroad, kailangan kayanin natin kung ano man yung problema at maghanap ka ng makakausap mo para mawala kung ano man yung dark side na nakikita mo. So yun lang po, ako po yung mag-iiwan po muli ng kasabihan. Sa kasabihan na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tita, Kakalore, Lorna, I love you, Ina. Mag-iingat kayo. So ito po muli, si Pinoy na Osipa. Nagpapasalamat po muli.